Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So, papasensya na sa medyo matamlay na boses kasi kagigising ka lang. So, in today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa mga FB page nyo or sa videos ng FB page nyo. So, una pupunta tayo dito sa Chrome. And then, click natin itong nasa right side na 3 dots. Ito. Tapos, hanapin natin yung desktop site. Which is ito. I-check lang natin siya, guys. Ayan. As you can see, para na siyang yung sa PC. Ayan, naka-check siya. Tapos, ngayon, type natin yung www.facebook.com. Ayan. And, naka-automatic login na yung account ko dito. So, nandito na tayo sa interface ng aking newsfeed. And now, punta na tayo doon sa page na kung saan may mga videos tayo at gusto natin palitan or lagyan yung video ng thumbnail. So, click natin dito sa gilid. See more para makita natin lahat ng FB page natin. And then meron ako dito ng madami. Tapos itong nasa unahan, ito yung pinaka-active ko. So i-click natin siya. And now nandito na tayo sa FB page ko, guys. And hahanapin na natin yung mga videos na wala pang thumbnail and lalagyan natin. So wait lang, guys. Okay. So, ito. Meron tayo itong isa, dalawa. So, dalawa lang yung walang thumbnail. So, ito, as you can see naman, ayan siya. May thumbnail na siya. Ganon din dito. So, ito muna palitan natin. Ang gagawin nyo lang po, i-click nyo itong tatlong dot na to. Ayan. And then, edit post. Tapos, lalabas itong ganito. So, edit video, yung title, yung descriptions, pwede din kayo maglagay ng tags, and pwede kayo mag-tag ng tao sa video na to. And dito sa right side, makikita nyo video details and thumbnail. So, meron din silang iba pang feature na distribution, subtitles and captions, polls and tracking. So, dito tayo ngayon sa thumbnail. Click natin siya. Ayan, guys. And as you can see, meron nakalagay na auto-generated image. Yung parang sa YouTube lang din na pwede kang mamili na lang dyan kung saan yung gusto mong i-thumbnail. Kung halimbawa wala ka pang nagagawang thumbnail. Pero kung meron ka ng nagawang thumbnail, pwede mo na to i-click, guys, yung custom image, add image. So, idadalhin ka niya sa ganto or sa inyong mga pictures para mag-select ng image. So, click natin itong browse para mas maganda. And then, pupunta tayo dito sa pictures. Ito guys is kung alam nyo kung saan nakalagay yung thumbnail na ilalagay nyo, magki-click-click na lang kayo dito or kaya pwede naman na doon mismo sa albums kung nahirapan kayo na naka-file. File ganito. Tapos, i-click nyo lang itong tatlong dot. Tapos, albums. Ayan siya, guys. Tapos, halimbawa sa PixArt. Since sa PixArt ako gumagawa ng thumbnail, dito ko hahanapin. So, isa-select ko na yung ginawa kong thumbnail para dito sa New Year video ko. And, ayan siya, guys. Happy New Year. So, yan yung thumbnail ko para dyan. So, punta na tayo dito sa right side sa pinakababa and click natin yung save. Okay. So, waiting lang tayo. At i-refresh natin siya para makita natin. Tagal. Naantok pa ako actually. So, tingnan natin.
Ang haba naman ito. Ayan, antayin lang natin guys, medyo loading siya. Ayun, so nakalagay na siya dyan or may thumbnail na siya. So isa pa guys, dito. So ulit, i-click nyo itong 3-dot na nasa right side. Tapos edit post. Ayan, tapos dito ulit. Then thumbnail. Ayan, thumbnail. Tapos add image ulit. And magbabrowse lang ako. So, galing sa PixArt yung kukunin kong pictures. And hanapin ko na lang dito. So, ito. And nandyan na siya, guys. Ayan. Save ulit natin. May wangwang na. Ayan. So, mamaya-maya. Ayan. Nalabas naman na siya kusa kahit hindi mo na siya i-refresh. So, ayan na guys. Sobrang simple lang. Basta may browser kayo. Madali mo lang siyang malalagyan. So, that's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo. Hindi kayo masyado nabusit sa bunganga ko. Pero, yun nga. Thank you guys for watching. Bye-bye.